Commentary is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh, vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition. It's a rainy Wednesday morning, lumalakas yung bagyong Maria. Gloomy. Pero, ang isa namang magandang balita, ngayon, ilang araw na lang, Ron? 74 days na lang! Christmas na! Ayan, kaya naman ha. At syempre, pakilala muna tayo. Ang kao pala si Katribong Coffee Manalo! At ako naman, si Katribong Lia Badillo Crisostomo. Ako naman po si Katribong Roy Pelovelio. At ito ang... Gising na! Magandang umaga mga Katribo. Welcome sa pinakabagong program ng Daily Tribo Terra Radio Baliw TV na... Gising na! Samahan nyo kami sa inyong pag-almusal habang binabahagi namin ang mga natatagong kwento sa mga balita at nababasa sa mga pahayagan at napapanood sa telebisyon. Ang Gising na ay mapapanood sa Teleradio Bandido TV Scene on Sky Cable. Excuse me po. Channel 224 and TV Plus boxes. You may afford the box and all DTT boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. May babrowse din dito sa internet at social media. At mababasa sa Daily Tribune. Kaya naman mga katribo, ito ang tanging programa na masasabi nating totoong Omni-Media. Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, ilabas na ang ating mainit na kape sapagkat ang Gising na ay mapapanood na sa TV, mapapakinggan pa sa mga radio, pwede rin mapanood at mabasa sa aming YouTube channel, Tribune Now at Facebook page, at mababasa rin sa pahayagan. We are everywhere! Kaya naman mga katribo! Gising na! At syempre dahil maulan ngayon, basta magpainit tayo ng araw, basahin natin ang ating mga mga balitang mababasa sa pahayagang Daily Tribune ngayong araw na ito. Sa ating banner story, Bato Go Rock Solid Tandem. At hindi raw last minute replacement ni Bato. Isang atak ng partido. Alright. Sa front page pa rin natin, Tokhang Yes, EJK No, sabi ni Bato De La Rosa. Sabi niya kapag nanghalal siya presidente, ipagpapatuloy niya yung Tokhang, pero walang sabi niya extrajudicial killing. Yan. Yan yung Tokhang 2.0. Sabi naman ni Secretary Lorenzana, Philippines welcomes to United Kingdom ships sa West Philippine Sea. Kasi mag-deploy ang UK ng dalawang patrol ships permanently sa West Philippine Sea. Mm-hmm. Mukhang gumaganda yung mga security arrangements. Oo. Yes. At sa front page pa rin natin, para sa assures Roddy, not exposed to Sarah. Oh, kasi nagkaroon ng COVID si Mayor Sara Duterte at hinddi naman daw nahawa. Sana po gumaling na lahat ng mga nagkaroon ng COVID. At sabi naman ng Department of Finance, booster jobs and investment. Actually, it is an investment. If you give booster shots to everyone, para yan sa buong Philippines Oo, lalong-lalo na rin yung mga medical frontliners kasi sila yung unang binigyan ng bakuna. Yeah, the food soldiers. At kung medyo hihina na yung effectivity ng bakuna pagkalipas ng mga ilang buwan, dapat rin sigurong mapangalaga naman ang kaligtasan at kalusugan ng ating mga medical frontliners. Correct. Sa ating balitang showbiz, Paul Avellino, Jake Cuenca was sober when police chased him. Kasama si Paolo Avellino. Hindi, dadalaw si Jake Cuenca kay Paolo Avellino. Okay. Kasi nagka-COVID si Paolo, dadalaw siya sa bahay niya. Nung mahuli siya, nung makabangga si Jake Cuenca at tumakas. Okay. Dapat naman kasi pagka naka-aksidente ka, medyo pangatawa na. Kahit sabi mo hindi wala marked vehicle yan. Sabi niya, hindi mo daw marked vehicle. Kahit na nakabangga ka, responsable kang driver, hihinto ka. Di ba, utang mo. Sino pa yun? He consciously knows na nakabangga siya. Kahit pa nga bisikleta yan Kahit pa motorsiklo yan. No may nakatamaan. Kahit sabi mo, hindi mo alam na police. Kung paano kung civilian, tatakasan mo na lang. Exactly. Diba? Be responsible. Mm-hmm. Hindi mo alam paano tubig ginainom niya sa istasyon. Ba't ganyan sa mag-isip? Anyways, pa rin natin sa Balitang Tarsi, Virtual Bubu. Ayan! Virtual Bubu! Ano ba yan? Lalaman niya ng mga katulubay.
Nakatawa yung kwento na yan. Oh, kung bibili kayo ng kopyan ninyo ng Daily Tribune sa inyong mga paboritong newsstand, National Bookstore, mga paboritong yung coffee shop, at sa Family Mart. At siyempre, matapos po namin ihatid sa inyo ang mga front page ng Daily Tribune, nais din namin ihatid sa inyo ang mga pangyayari sa labas ng ating studio. And for that, we have our reporter, Paula Antolin. Pasok, Paula! Paula Bin! Magandang umaga, mga katribo. Go ahead. Magandang umaga, Paula. Go ahead. Zero incident na naitala mula sa una at huling araw ng COC filing ng CONA at CONA sa NCR, mapayapa. Base sa ulat ng NCRPO at CO, na ang COC at CONA filing para sa darating na pambansa at lokal na pahalalan para sa taong 2021 sa NCR ay naging mapayapa. Ito ay dahil na rin sa mas pinaigting ng Philippine National Police ang kanilang pagsisikap upang mas matiyak ang kaligtasan at seguridad hindi lamang ng mga kandidato sa, na naghain ng kanilang COC o CONA, kundi para na rin sa lahat na, at iba pang mga tao na nasa naturang aktibidad. Ito lamang Lunes noong October 9, 2021, nang iniulat ng hepe ng NCRPO ang zero incident mula October 1 hanggang sa October 8, 2021, kung saan ay nakalatag ang araw ng pagsasampa ng COC or CONA ng mga naghahangad na kandidato para sa halalan ng 2021. Base pa kay NCRPO Chief Police Major General Vicente Danao, malaking bagay ang agarang paglalagay nito ng mga tauhan at pagtatalaga ng mahuhusay at may karanasan ng mga opisyal sa naturang lugar upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga tao sa lugar. Dagdag pa nito, pati na rin ang mga pagtatatag ng MACC kasama ang mga opisyal sa patuloy na pagsasagawa ng regular na mga sesyon at pakikipag-ugnayan sa mga concerned agencies. Samantala, pinasalamatan naman ni NCRPO Chief Police Major General Danao ang lahat ng mga tumulong sa PNP upang matiyak ang maayos at mapayapang pagsusumite ng kani-kaniyang COC or CONA para sa darating na national elections. Dahil dito ay inaasahan din niya ang patuloy na kooperasyon ng publiko upang matiyak ang kaligtasan at mapayapa naman ang darating na halalan para sa taong 2022. At yan ang latest na kaganapan mula dito sa Quezon City, ang inyong field reporter, Paula Antolin, para sa Gising Na. Back to studio. Maraming salamat, Paula. Nabuti naman na zero incident yung, yeah, yung filing. It's good news na there was no violence, there was no heated confrontation. Mm-hmm. Sana na magtuloy-tuloy hanggang sa election day. Oh, pero ang pinakamano kasi dyan yung, yung election campaign. Yes. And on the day itself also. Pero siyempre, hindi rin nawala yung mga insidente na merong nagkumpul-kumpulan ng mga na mga supporters, na mga pasaway pa rin ng mga kandidato na nagdala ng mga may motorcade pa, may press con pa. Kahit nga pinagbabawal na ng COMELEC at madalas silang paalalahanan, ay napakakulit pa rin. Mm-hmm. Hindi pa rin ho nawawala ang threat ng COVID-19. Kaya sana naman, huwag pasaway, huwag pasaway. Bagaman sabi ng sabi ng mga analyst o ng mga medical experts, medyo nananalo na tayo sa laban sa COVID at bumababa na yung kaso sa NCR. Mm-hmm. Pero sa buong Pilipinas, nasa ano pa rin tayo, high risk pa rin. Yes. Yung kaya buong Pilipinas. We shouldn't celebrate at this early. Eh. Mm-hmm. We should celebrate the little victories na bumababa tayo. Pero it doesn't mean that we have to forego the safety precautions. That you have to be complacent. Mm-hmm. You have to be always on guard. Dahil baka pagka naging, naging mga pasaway tayo sa panahong ito, imbis na masaya ang Pasko natin eh, naka-lockdown na naman tayo. Huwag naman. Our target is to have a Merry Christmas. Ayan. We owe it to ourselves that much. Ilang last year, dito nakapag-celebrate ng Christmas ayon sa ating nakaugulan ng tradisyon. Kaya nga. Pero yan, hindi pa rin sa kabila ng banta ng COVID-19, parang we learn to live with it na lang. Matuto tayo. At maaaring nandyan pa yan pagdating ng eleksyon, di ba? Maaaring nandyan pa rin, pero yun nga lang, medyo control na natin, paano mag-respond. Tsaka yun naman, and very crucial talaga yung pagdating ng mga vaccines na marami na nabakunahan. Yung mga hindi pa nagpapabakuna. Ayan, paturok na kayo! Paturok na kayo, there is no more reason not to get vaccinated kasi marami ng vaccines. When you get vaccinated, you get to do more. Mm-hmm. Correct?
So hopefully everybody gets vaccinated. Babalik na yung normal, babalik yung trabaho, babalik yung mga malls, babalik yung sinihan, babalik yung traffic. Oh, yeah. Naman yun lang isang bagay na medyo na ayaw natin ibalik. Pero anyway, ang mga katribo, ang ating I speak of the day ngayon ay ano para sa iyo ang pagboto? Karapatan or privilege? Ayan. Karapatan o privilege, ayan. Kaya kayo mga katribo, bumili kayo ng issue na to kasi ako ay gumawa ng article about it. Sorry, nag-plug na ako. Siyempre. This is all about the Philippines' Next Top Leader and paano tayo as bilang mga civilians at mga taong bayan ay makakapag-contribute sa pagboto. Ayan, sa pagpili yes. ng mga mamumuno na uugit. Nauugit sa kinabukasan ng ating bansa. Ayan. Kaya mga katribo, ha? Kuya Roy. Go ahead. Kaya mga katribo, ipadala ang mga inyong mga komento at reaksyon sa isyong ito sa aming number na 0968-670-4650 at mag-comment na rin sa aming Facebook page, Daily Tribune. Ayan mga katribo, ha? Ipadala ang inyong mga komento. Yes. Haka-haka, opinion, kuro, damdamin. Sa loobin. Vehement objection, intelligent observation sa number na yan, 0968-670-4650 at sa aming Facebook page. Pero mga katribo, batiin una natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Happy birthday! Ayan! Happy birthday sa aking pinsan, ha? Sa aking first cousin na ngayon ay nasa nandiyan sa Quezon, si Emelu Soltura Malaluan. Happy birthday! Ayan. Happy birthday, Emelu! At batiin na rin natin ating artist. Isa sa mga layout artist na si Glenn. Oh, si Glenski. Happy birthday. Ayan. Happy birthday, Glenn. Ano kayang iguguhit ngayon ni Glenn sa kanyang kaarawan, ha? Hinahanap ko yung shoutout ng ating upcoming. Top fan na si Atty. Kiel. Wala pang mabati. Pero good morning na si Atty. Kiel. Good morning, Atty. Kiel. Pero ayan. Good morning also kay Vanessa, kay Kath, kay Mela, kay Weng, kay Bradley, sa mother-in-law ko na si Mama Millet, ang aking tatay na si Atty. Avelino, ang aking lolo na si Avelino, ayan. At si Jeline. Thank you sa pagpapanood po. Hi Jeline, ayan, good morning. Good morning. Pero happy birthday. Good morning kay Larry Payawa. Ay, of course. Larry. Happy birthday Larry at happy birthday kay Irma Meranya at kay Pilot. Pilot ito, si Captain JC Rage. Happy nakasama birthday namin sa aming photography group sa Facebook. Happy birthday po sa inyong lahat! Mag-birthday kayo hanggat gusto nyo. Ayan! Siyempre, nais namin makakisali sa inyong kasiyahan at pagdiriwang ngayong araw na ito, kaya pubukas ang aming pinto. Kaya manatita ka tutok sa gising na. Sorry, delete yun. Then pag-uusapan natin, iba mga issues sa pagbalik ng Gising na! Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Pabakuna kayo. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh, vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition, then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake, AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay now. Pa vaccination for the nation, no more isolation with vaccination. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Magpabakuna kayo!
Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh, nagbabalik ang gising na! Ayan mga katribo, at ngayong araw na ito dahil pinag-uusapan, nalalapit na yung Pasko, yes. Pinag-uusapan yung 13-month pay ng mga manggagawa, at syempre pinag-uusapan din yung maaring pagre-relax ng alert level para mas marami mga negosyo ang makapagbukas at makapagbigay na rin ng trabaho sa ating mga katribo na ngayon ay talagang hirap na rin dahil sa mga restrictions na kinakailangan namang gawin. Kaya ngayong araw pong ito, makakausap natin ang spokesperson ng Associated Labor Unions, Trade Union Congress of the Philippines, walang iba si Mr. Alan Tanhusay. Good morning! Good morning, Sir Alan. Good morning, sir. Ayun talo sa ating mga kabayan na nakikinig at nanonood. Magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Alan. Lagi po tayong mapanood ngayon sa Teleradio Baliw TV. Simulcast din tayo sa DZRJ 810 AM. At nakalayas din tayo sa Facebook pages ng DZRJ, RJFM at Daily Tribune. At lahat ng pag-uusapan natin ngayon ay may lalatala rin bukas sa pahigang Daily Tribune. Ngayon, unang tanong, nagpahayag ng pahiwating ang ECOP o Employees Confederation of the Philippines na may 3 milyong manggagawa sa bansa ang nanganganib na hindi makatanggap ng 13-month pay ngayong Kapaskuhan dahil karamihan sa mga micro and small enterprises ay dapa rin at walang kakayahang magbigay ng 13-month pay. At kung ipipilit natin hingin, ay baka magsara sila. Ano po ang reaction dito ng sektor ng manggagawa? Well, maaari namang magdialogo yung dalawang kampo, yung manggagawa at yung management. No? At mag-uusap sila ng puso sa puso at pag-usapan nila yung kalagayan ng kumpanya at ang kalagayan ng mga manggagawa, no? At the end of the day, kapag ka hindi talaga siguro kakayanin na ibigay yung 13th month pay, eh maaring pumasok sa kasunduan ang management at yung employer at gumawa ng isang agreement o kaya isang promissory note on the part of the employer at mga ngako silang babayaran nila ang 13th month pay sa utay-utay o installment na pamamaraan. Mm-hmm. So ibig sabihin, mukhang maganda yung nabanggit nyo, Sir Alan, kasi ang maraming ang mga negosyo ngayon na kung hindi kakayanin, posible ring baka mas magsara sila at medyo mas mahihirapan, maraming mawawalan ng trabaho. So ang ibig niyong sabihin, bukas din naman ang sektor ng manggagawa sa compromise dahil naiintindihan niyo rin ang sitwasyon ng ating mga mamumuhunan. Tama ka. Dahil kami dito sa labor movement, kami dito sa TUCP, ay talagang in-anticipate na namin at iniintindi na namin ang sitwasyon. No? Lahat naman tayo dumadanas talaga ng hirap. Subalit, doble ang dagok sa mga manggagawa dahil santuka ang mga manggagawang Pilipino. Isang magandang pamamaraan sa panahon gipit ang ating ekonomiya, gipit ang mga employer, gipit ang mga manggagawa. So siguro the best niyan ay mag-usap. Kagaya ng ginagawa namin dito sa TCP, sa aming mga union, between union and management, kapag kami mga hindi pagkakunawaan o may mga issues kagaya ng inability to pay the 13th month pay, ay meron kami tinatawag na dialogue mechanism between union and management. Dito sa dialogue mechanism na ito ay nag-uusap at naglalagay ng timetable, no? Nilalagyan ng timetable, nilalagyan ng mga points of agreement. At the end of the day, nagkakasundo ang union at management kung kaya't patuloy sa operation, patuloy sa paglago ang mga kumpanya.
Sir Alan, question lang po. Buti nasabi niyo ho na willing ang labor movement na mag-exert po ng efforts to have a compromise with the management. Ang question ko sa inyo, Sir Alan, in the event na nagkaroon na po ng dialogo, pero nagkaroon ho ng deadlock sa pag-uusapan ho between the management and that of the employees, ano ho ngayon ang nakikita ninyo magiging problema o conflict kung ang gusto ho ng labor movement ay sabihin natin na staggered payment ang 13th month pay for next year. Pero ang sabi ng management, employees, hindi namin kaya hanggang next year. Maybe in 3 years time, doon lang kami makakabawi. Ano ho ang iyong komento po ukol dito? Well, sa mga ganyang instances, dyan na pumapasok ang gobyerno. Dyan na yung pumapasok ang DTI, lalong-lalo na yung Department of Labor and Employment. No? Dito na sila, kapag ka nagkaroon ng deadlock, kagaya ng nabanggit mo, between management and employees, papasok yung Department of Labor and Employment upang mag-mediate at balansehin yung mga issues ng mga manggagawa at yung issue naman na binobrought up ng management. So, papasok sa proseso ng mediation ng gobyerno at ang gobyerno ang magdedetermine at gagawa ng final agreement para sa dalawang kampo. Siguro po ano no, Sir Alan, bago natin siguro pag-usapan yung ano yung 13 month pay. Pag-usapan natin yung pagbalik trabaho ng mga manggagawa. Oo. Na marami sa sector na niyo ay wala pa rin trabaho hanggang ngayon kasi nakaano pa rin tayo, marami pa rin sector natin ang naka-lockdown at yung mga nagbukas man limited capacity. So paano niyo po ano, meron po ba kayong hakbang ang labor ano, ang labor sector para hingin sa ano sa mga policy makers na mas luwagan pa yung lockdown restrictions para naman mas marami pang sektor ng mga negosyo ang magbukas o ng like sinihan, mga entertainment sa pang sa lalo mga magagawa ng panggabi na yes. Hanggang ngayon wala pang trabaho. Yes, patuloy yung aming engagement sa gobyerno no sa policy discussions kasi kasama ang TUCP sa pag formulate ng mga polisiya to represent the interest of workers. Kaya lang, nilalabanan nga namin yung isang panukala na isang negosyante na pipiliin lamang yung mga manggagawa at yung mga customer ang pumasok sa kanilang establishmento at magtrabaho o kaya ay kumain at bumili ng mga bagay-bagay. No? Maring tinututulan namin ito dahil mas lalong hihina yung ating ekonomiya, mas maraming mga manggagawang mawawalan ng trabaho kapag i-discriminate natin yung mga bakunado sa hindi bakunado ng mga manggagawa at mga customers. Isa yan sa mga polisiyang kasalukuyang pinagdedebatehan ng management at ng mga labor groups at kasalukuyan nating tinitimbang kung ano ba talaga ang pakinabang ng ganitong mga panukala ng mga negosyante. Nabanggit niyo na rin Sir Alan yung pagbabakuna ano. Malaking bahagi na ba ng sektor ng manggagawa ang nabakunahan? Pero baka yung datos tungkol dito kasi hindi naman natin I think we should admit na kailangan natin talaga itong bakuna otherwise magkakaroon tayo ng danger na muling kumalat itong COVID-19 at ma-setback yung ating mga gains na nagawa na ngayon. Yes, Ronel, we have 43 million labor force sa bansa. At sa aming estimate, sa aming assessment, majority ng 43 million ay willing na magpabakuna. Subalit, ang feedback na nakukuha namin on the ground, kulang ang bakuna para sa kanila, no? Marami sa mga manggagawa ang gustong pumila para magbabakuna. Subalit, kulang yung mga vaccines sa mga local government units nila. Lalong-lalo na yung mga manggagawang umuwi sa mga provinces pero nagtatrabaho sa Metro Manila. Halimbawa, dito sa Cavite, kulang na kulang yung mga vaccines na sinusupply ng national government dun sa mga local government units. Kung kaya't yung mga manggagawa, naghahanap ng mga
ng mga walk-in slots dito sa Metro Manila para lamang mabakunahan sila. So, sa aming assessment, at masasabi namin confidently na majority ng mga 43 million workforce na Filipinos ay gusto nang magpabakuna, subalit kulang ang bakuna. Sir Alan, dalawang follow-up questions lang ho dyan. Nagkaroon po ba ang TUCP ng mga information educational campaign sa mga mga workers natin dito sa Pilipinas with regard to vaccines? Kasi marami pa rin po mga nagko-komento dito ngayon na meron pa rin daw hong mga may takot sa vaccines dahil sa mga siguro fake news na mga napapublish. Nagkaroon na ho ba ito? At pangalawa ho, ano ho ang tingin ninyo sa magiging polisiya if ever po magkaroon ng mandatory vaccination within the workplace? Yes. Una-una, since day one na nagdeklara ang ating national government ng pandemic, COVID-19 pandemic dito sa ating bansa, ay kaagad namin kinuha yung mga experts natin, no? Yung mga public health experts natin upang magsagawa ng mga seminars, magsagawa ng mga webinar, face-to-face at saka online virtual, hinggil sa vaccination program ng gobyerno. Ipinamumulat namin sa mga manggagawa ang kahalagahan ng isang tao na bakunado. At pinakikita namin sa kanila ang kaigihan at ang proteksyon na may dudulot ng vaccine sa isang tao. So tuloy-tuloy since then yung aming mga programang ganito, webinar at information dissemination sa aming mga miyembro, maging doon sa hindi miyembro ng TUCP ay sinasama namin. Kung kaya't labas pa ito doon sa mga webinar at mga seminars na sinasagawa ng ating gobyerno. Doon naman sa katanungan mo na hinggil doon sa mandatory vaccine. Sa vaccines, no, yung mandatory policy na kasalukuyang ginagawa, at hindi kami totally makakapagbigay ng suporta sa ganyang panukala dahil hindi nating maaring pilitin ang isang tao na bakunahan, no? Hindi maaring pilitin ng gobyerno na bakunahan ang kanyang mamamayan dahil may karapatan ang isang tao na mamili kung ano ang mas mabuti para sa kanya at mas may karapatan siya kung paano niya po protektahan ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. So, susuportahan namin yung panukalang iyan, pero dapat maglagay ng exemption, maglagay ng espasyo doon sa mga kababayan nating hindi papayag na magpabakuna. Ayun. Okay. Salamat. Maraming salamat sa iyong panahong binigay sa amin at we are hoping na maging maayos ang pag-uusap, yes, ng sektor ng manggagawa at sektor ng mga magninegosyo para naman lahat tayo maging happy ang Pasko ngayong taon na ito. Makausog man lang tayo ng konti sa ating mga pandemya na naranasan. Maraming salamat, Sir Alan. Thank you, Sir Alan. Lahat ng mga manggagawa sa kanilang harapin. At saka kailangan alagaan natin yung mga manggagawa talaga dahil sila talaga ang talagang umaangat sa atin ngayong pandemya. At dito po, good morning po again, Sir Alan, and thank you po. Magandang umaga. Magandang umaga. Good morning. Thank you. Pero meron lang akong komento sa pag nagkaroon ng deadlock. Nangyari sa amin yan sa Daily TV, sa Manila Chronicle dati kung pwede trabaho ang dyaryo. Ang problema namin dun, 14th month pay. Okay. Naibigyan na yung 14th month? Ha? 14 month? Sana all! China oil! Yun ang problema yun. Naibigyan na yung 13th month pay namin. Okay. Pwede kami ng maayos. Okay. Nadalain yung 14th month pay namin. Ang sabi ng management, kaya kong ibigay yan hanggang January 30. Okay. Ang sabi ng labor union, sige, papay ka eh. Bigyan mo kami ng kasunduan. Siyempre. Promissory note. Lang hinihingi na sabi ng management, hindi naman pay namin gawin ng ng promissory note. Kasi, paano kung sumablay kami? Yeah. Eh, di mag-uusap na naman tayo. Yeah. Eh, di bigyan mo na tayo, i-open-end mo na lang yung commitment. Talks. Oo. Yeah.
ayaw pumayag. So nagkaroon ng deadlock, hindi naman ng management. Sinara yung Manila Chronicle. Yeah. Ayun. Kaya ng, ano, ng, dapat magkaroon ng ano. You know, with regard to ganitong mga usapan between employers and employees, the first thing that should come into mind is harmony between them. Mm-hmm. Kasi hindi naman lahat pare-pareho ng opinion. So what the two sectors do dapat is, okay, ano ba ang intention? Ano ba ang magandang dapat gawin ngayon? Hindi yung pag hindi nasunod si isa, magagalit yung isa, and vice versa. Saka dapat matanda, no? Even after your negotiations, pag magiging sa opisina, magkakasama pa rin kayo. Hindi nyo kailangan mag-confrontational. Okay. Siguro, ang what is best for everyone. Exactly. Ayan. At ano? Welfare. Parang yung negotiation para ring election eh. Maghahanap tayo ng iba-ibang mga pinuno. Para ano, mayroong iba-ibang paniniwala, exactly. Ito iba-ibang iba-ibang manok ika nga. Pero at the end of the day, pagkatapos ng election, dapat magkaisa na ang bansa. Walang black. Oh, kaya naman may connection diyan yung ating iSpeak. Ano ba yung ating iSpeak for the day? Ang pag ano para sa iyo ang pagboto, karapatan o pribilehiyo? Ayan. Ano ba ito? Karapatan lang o privilege lang? Okay? Ipadala mga katribo ang inyong komento sa 0968-670-4650 at sa aming Facebook page, Daily Tribune. Ayan. Sa ating pagbabalik, aalamin na natin ang opinion ng ating mga viewers. Kaya naman, tumutok lang sa Gising na! Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Boto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh! Ayan, we're back! Muli nagabalik ang Gising na! At para sa ating weather and sports newsletter, ito si Vernon Velasco. Good morning, Vivi! Pasok! Vivi. Good morning, Vivi! Comfy, Roy, at Leah. So kasalukuyang nananalasa ngayon si Maring sa hilagang bahagi ng bansa habang kumikilos ito westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang bagyo ay may maximum sustained winds na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness na hanggang 115 kilometers per hour. Nakataas ngayon ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern portion ng Isabela, kasama ng Palanan, Divilacan, Maconacon, Ilagan City, Tumawini, Cabagan, San Pablo, Santa Maria, Santo Tomas, Delfin Albano, Quirino, Gamu, Rojas, Malig, Quezon, at Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, at Ilocos Sur. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, northern portion ng Bataan, kasama ng Samal, Morong, Dinolupihan, Abukay, Orani, Hermosa, at northern portion ng Quezon, General Nacar at Infanta, kasama na ang Polillo Islands. Ngayong araw ay asahan ang heavy to torrential rains sa Batanes, pati na sa northern portion ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Mataas naman ang tsansa para sa moderate to heavy na may pabugso-bugsong malakas na ulan sa Zambales, Bataan, Tarlac at natitirang bahagi ng Cagayan. Light to moderate na may panakanakang mabigat na ulan naman ay maaasahan sa Metro Manila, Central Luzon at sa iba pang bahagi ng Cagayan Valley.
mataas ang tsansa ng malawakang pagbaha pati na ng flash floods at landslides lalo na sa mga lugar na pinaka-prone dito. Samantala sa balitang sports, best game so far mang maituturing para sa Rebisco Philippines ang laro nito sa ABC Asian Men's Club Volleyball Championship. Ngunit hindi pa rin ito sapat para lampasan ang koponan ng Diamond Foods Araburi sa mga scores na 34-36, 26-24, 28-26, 25-19 at 12-15 itong Lunes sa Terminal 21 Competition Hall sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Natapos ang kampanya ng Rebisco sa elimination round nang hindi nito napagwagian ang lahat ng apat na laban nito. Gayunpaman ay ibinuhos ni Joshua Umandal, Mark Hill Alfafara at Team Captain John Vic De Guzman ang buong puso sa laro upang dalhin ang bandera ng Pilipinas sa match na tumagal ng halos 3 oras. Looking ready man ang Rebisco na makascore sana ng upset matapos ang kinin ang third frame ng laro sa isang come from behind fashion. Nakabawi naman ang Thai club's keepers na sina Kitikun Sri Utawong, Kisada Nilsaway at Kantapat Kunmi sa fourth set. Kinailangan upang mapagbuno ng Diamond Food sa mga Pilipino sa deciding frame dahil pinahirapan pa rin sila ng Rebisco sa score na 13-12, dikit na dikit. Ngunit binirahan naman ng Thai na si Kantapat Kunmi ng mga back-to-back skills ang Pilipinas upang makuha ng koponan ang una nitong panalo sa kompetisyon. Kakalabanin ng Rebisco ang CEB Sports ng Sri Lanka mamayang 4:30 ng hapon, oras dito sa Pilipinas, sa isang classification match to try to end its campaign on a high note. So yan ang latest sa weather at sports. Balik sa inyo dyan. Thank you, Vernon. Maraming salamat, Vernon. Nakasaya mo naman ang gihintay mong mga pabebe. Samantala, alamin naman ang pangyayari sa labas. Narito ang ating Angkas News Squad Report na ihahatid ni Daylight. Pasok! Pasok Daylight! Nasa sunod. Maganda. Good morning po mga katribo. Good morning po sa inyo dyan sa loob ng studio. Dalaw na po sa inyo dyan. Sir Roy at Sir Comte at lalo na po kay Attorney Leah. Sa ngayon po, andito po tayo sa lungsod ng Quezon City, sa EDSA northbound, crossing to ng Quezon Avenue. Makikita nyo dito, wala namang pagsikip ng trapiko. Pero, for sure, sa kabila, masikip na po ang trapiko dyan dahil sa pagpasok ng ating mga katribo na papasok sa kanilang mga trabaho. At mapapansin po natin na maulap at may pagbadya ng ulan. Kaya sa mga katribo natin, huwag kalimutan ng payong at kapote. At lalo-lalo na laging mag-ingat sa daan. Sa mga katribo natin na papasok sa kanilang mga trabaho, huwag kalimutan ang kanilang mga mask, face shield at lagi sundin ang health protocols ng ating mga munisipalidad. At yan po ang latest na traffic update mula dito sa location ko sa Quezon City, sa Quezon Ave, northbound EDSA. Ito ang inyong Angkas News Squad Reporter. Ako po si Daylight para sa gising na back to studio. Thank you, Daylight. Thank you, Daylight, sa iyong maliwanag na report. Ayan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ayan, mga katribo, ingat-ingat po sa pagmamaneho dahil medyo maulan. May pagbabadya ng pag-ulan. At matapos po ang ating ulat sa labas ng studio, nice din naming ihatid sa inyo ang ating ulat tarsito for the day. Ayan, ang ating titulo ngayon ng ulat tarsito, Virtual Bubu. Bakit ba Virtual Bubu? Kasi po, ang istorya ito tungkol sa isang magbebenta sa online ng catalytic converter. Ito po kasing catalytic converter, yung pang tanggal ng masasamang bahagi ng usok. Parang nilalagay ito sa tambutso. Okay. Ayan. Wala namang problema sa pagbebenta ng catalytic converter na pinicturan pa niya at ipinost sa social media. Kaya lang, meron siyang hindi napansin. Ang hindi niya napansin, ang picture, meron sa background na nakalagay na shabu. Oh no! Kaya naman! Pa. At saka yung hiringgilya! Kaya naman, imbis na makapagbenta,
siya ngayon ang nabentahan na huli na mga otoridad dahil sa kanyang ipinost. Virtual bubo nga. Kaya virtual bubo. Eh, pero, ayan, naalala namin yung mga ni-raid pa ng NBI dati, mga kalokohan ng mga online seller yung naglalagay ng bato sa cellphone, imbis sa cellphone. Ayan, pero meron ding ano, meron din namang isang mga nagbebenta na hindi ka pwedeng takbuhan. Nagbebenta sila ng mga yung handicraft na kapis. Okay. Binibenta pa nila online. At sigurado ka hindi kanila kayang takbuhan sa Sorsogon kasi sila. Dahil sila ay mga preso. Okay. Kaya walang kawala talaga pagka ano. Oo. Ay sa totoo lang ha, at yung mga handicraft natin nabibili na ngayon ng mamahal sa US. Oo. Pati nga Walis Tambo, ha? Pati yung Bayong. Kaya nabibigyan pa sila ng more, you know, hobbies yung mga PDLs natin. Oo. To do better, to do good. Mm-hmm. Pero na kung ano dyan, issue dyan sa pagtawas ng PDL. Yes, sir. Mm. Why would they call them persons deprived of liberty? Mm-hmm. They were not deprived of their liberty. They're being punished for the crime that they committed. Mm-hmm. Tama. PPLs, people punished for their liberty. Yeah, yeah. That would be better. Yeah, they deprived themselves of their liberty when they did wrong. Pero diba? They're doing better and we have to see the silver lining na they're trying to do better. Hopefully. Yun. Hopefully. Mm-mm. Everybody has a chance to do better. Mm-hmm. Kaya, yun, marami rin dyan. May mga nakulong din dyan. Ano. Naalala ko nangyari sa Bulacan, mm-hmm. yung nagnakaw ng motorsiklo, oh, ipinost din sa social media. Oh, nalaman talaga tuloy kong tagaansaan siya at nahuli siya ng pulisya. Ayan. Kaya paalaala lang po, lalo sa mga kawatan ha. Oh, wag maging tanga. Kung magsascam ka, huwag kang namang mangscam na para kang hindi marunong. Alalahanin niyo ang makabagong kasabihan. Sa pagpo-post, huwag mapusok. Nang di sarehas, ikaw ay mabulok. Bago yun ah. Kaya nga, maliwa po dyan ha, mga katribo, abangan mamayang alas 10 ng umaga ang programang Straight Talk kung saan naman makakapanayam natin ang Assistant National Director ng MAPECON Philippines Incorporated na si Mr. Brian Atienza in celebration of their 60th years. Ah, 60th Pagay. Years sa pala in the industry. At pagdating naman ng alas 2 ng hapon, nandiyan po naman ang programang What's Up ni Katribong Potsolo Concepcion na makakapanayam naman na aktor na si JC Tuseco. At ngayon naman, alamin natin ang opinion ng taong bayan sa ating I Speak of the Day na ihahatid ng ating ka-churklist sa kalsada na si Churk Balagtas. Churk? Pasok, Churk! Churk! Isang umaga mga katribo, mahangin ang umaga actually. Nandito tayo ngayon sa May Kawayan, Bulacan. At itatanong natin sa ating mga katribo kung ano ang opinion nila sa question for that day. James Itzigera. Apo, ito talaga yung buba at pagkoto. Ay, gato. Ibigay na kinagang. Sarap na tayo. Dahil tayo pang ikatbatan naglukot na namamuno sa atin. Karapatan. Kasi nga, natin tao, pinya ka nga maaari. So, Miami.
Jaspe Balagtas at mga kapatid dyan si Ruth Irene, Frederick, Adrian at Ana Rose. At muli, ito ang inyong katribo si Chet Balagtas na naghuhulat para sa Gising na Babisigo. Salamat kami sa kapatid. Baka hangin ka po. Mahangin. Pero that shows her talagang commitment to give us the reports from outside. Kahit hinahangin na ng gusto, ano pa rin. Ikaw, Kuya Comfy, ano ang iyong masasabi tungkol sa ating ISO? Ako ano, I believe na yung the right to suffrage, paano yan, pagkarapatan ng tao na, na dapat mong exercise. Yes. Kasi at yan ang pinakamahalagang karapatan mo na dapat mong exercise. Kasi pipili ka ng leader na magbibigay ng direksyon, hindi lang sa buhay mo, kundi sa buhay ng isang daang milyong Pilipino pa. Yes. So dapat very wise ka sa paggamit ng ano na yan, ng karapatan mo. In fact, sabi ni Avelino Badillo Jr. The right of suffrage or the right to vote or be voted upon are not just mere privilege or choice of every citizen. It carries with it our inbred responsibility, more so our inviolable moral and social integrity. Oh, well said. Grabe naman. Ako rin, paniwala ko, hindi lang ito pribilehiyo nor karapatan lang or right. Yes. Ako mas paniwala ko ito ay responsibilidad. Kasi bilang bahagi ng isang bansa, ng isang komunidad, bahagi karapatan mo at responsibilidad na makibahagi sa pagpili ng mga pinuno na siyang mag-guide sa ating bansa patungo sa kinabukasan. Kaya hindi dapat ito take lightly. Ang sa akin naman is, you know, voting is our right. People have died defending this right. So tayong mga voters, we use it to, you know, alleviate everybody from what we have. And it carries with it responsibility talaga. So I hope people will not take it lightly and use your right. You have a voice. Use it. Yeah. O sa tandaan niya, sabi nga ni Uncle Ben. For ano, Spider-Man. Ano sabi niya na? With great power. With responsibility. I agree. Voting is like that also. We can be our own Spider-Man. Yeah, with great power. Cause you're tatanungin natin, if symptoms persist, consult your doctor. Kaya huwag kayong aalis mga katribo dahil susunod na ang showbiz news sa pagbabalik na Gising na! Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Welcome back mga katribo. Ayan, medyo nagkakasayahan kami sa pagdidiskusyon dito. Pero alam ko, masaya din kayo dahil malapit na ninyong marinig ang mga showbiz news na ihahatid sa atin. Ang walang iba kundi siya, mukhang ano ah, naalala ko tuloy-tuloy yung mga nagbibenta. So, PM. Si PM Kim Sancha. Ayan, ano yung PM? Passionate. Yet, marvelous. Ah, pasok Kim! Maraming salamat, Roy, and good morning sa Yulia and Comfy. And it's 74 days before Christmas, and bago ako mag-report, check, mag-ingat ka dyan, it's kind of windy and rainy there sa Mikawayan, Bulacan. At good morning sa mga katibo nating laging nakatutok mula alas 8 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, sa panunood, pakikinig, pagbabasa, at pagbabrowse sa Omni Media Program, Gising na! Naganap noong gabi ng Linggo, October 10, ang virtual awarding ceremony ng 12th edition ng Philippine Movie Press Club o PMPC Star Awards for Music.
Wagi ang Asia Songbird Regine Velasquez Altazid bilang Female Recording Artist of the Year para sa kanyang awiring I Am Beautiful. Oh, parang ako lang, beautiful. At inanghal din siya ang Female Concert Performer of the Year dahil sa kanyang iconic concert. Female Recording Artist of the Year para sa kantang Mabaga si Daniel Padilla habang Female Pop Artist of the Year para sa awiting Ang Tangi Kong Pangarap si Sara Geronimo. Ang duet ni Moira De La Torre at Daniel Padilla para sa awiting Mabagal ang hinirang na Song of the Year. Ang Album of the Year naman ay nakuha ng Himig Handog 2019. Ang Perfect 10 ng National Treasure Leia Salonga ang pinarangalan bilang Concert of the Year na aking napanood dahil sa imbitasyon ng ating mga kaibigan mula sa Broadway World at ABS-CBN. At talaga namang Perfect 10 ang concert na yan. Pinangaralan din si Kuya Desma bilang recipient ng Pilito Corrales Lifetime Achievement Award at si Louie Ocampo para sa Levi Celerio Lifetime Achievement Award. Kasabay nito, binaging din ang plaque of appreciation sina Kuya Desma, Christian Bautista, Jed Madela, Gerald Santos, Luke Mejares, Ima Castro, Jeric Gonzalez, at Pambansang Bay, Alden Richards. Para naman sa kanilang participasyon sa benefit concert ng PMPC na awit sa pandemya. Kinilala din sina Film Development Council of the Philippines Chairperson Liza Dino Seguera, David Fabros, Congressman Alfred Vargas dahil sa kanilang suporta sa PMPC event. Nakatakda namang ganapin ang 34th Star Awards for Television ngayong linggo ng gabi, October 17. Once again, Saturday Night Live got a rating bump from having a big celebrity with no acting experience with host Kim Kardashian West and musical guest Halsey drew a 3.8 Household Live Plus same-day rating in the 44-metered local markets and 1.6 in 18 to 49 in the 25 markets with local people meters. In her opening monologue, Kardashian West joked about the discrepancy of her social media following and Saturday Night Live's ratings, saying, I'm so used to having 360 million followers watching my every move. And how many people watch SNL? Like 10 million? Tonight is just a chill, intimate night for me, she said. After a stellar international opening last weekend, the latest James Bond film, No Time to Die, opened in North America in the number one spot on the box office, charged with $56 million after a franchise best preview night. That's enough to take the top spot from Venom, the Let There Be Carnage, which remains in its sophomore frame. The Addams Family 2, Shang-Chi, and The Legend of the Ten Rings, and The Sopranos prequel, The Many Saints of Newark round out this week's top 5 films at the box office. At aside from No Time to Die, magbabalik si Daniel Craig sa Broadway bilang Macbeth kasama si Ruth Negga as Lady Macbeth na ang producer ay producer din ng No Time to Die. Para sa ragdagang tidbits and updates sa entertainment at lifestyle, tumutok lang araw-araw, alas 5 sa Tribune News on Cue para sa Tribune Extra at alas 7:30 ng gabi sa Tribune Extra pa din. Balik sa iyo, Leah. Salamat, Kim, para sa ating showbiz update. At sabi ni Atty. Kiel, parang ginaw na ginaw ka raw, Katribong Kim. Anyway, batiin din natin na iba pa natin mga Katribo. Si Rhea Sixto. Ay, ang taas nito, ang tangkad nito. Okay, Sixto. Sixto. Si Ovi Soberdes dapat na nanonood ngayon sa Bataan at ang kanyang pamilya. Kasama na rin si Pat Santos sa Manila, ating masipag na reporter sa Manila. Sabi pa sa hindi matin ano yung I speak opinion ni Ms. Vika Bautista. Ayan. Sabi niya, the right to take part in the conduct of public affairs, including the right to vote and to stand for election, is at the core of democratic government. Based on the will of the people, it is necessary and fundamental component of an environment that protects and promotes human rights. It is also our right to freedom of opinion and expression. Ayan, tama, well said na, Ma'am Vicky. You have a voice? Use your voice to make everything better. Mm-hmm. Dahil ikaw
ay binigyan ng karapatan at responsibilidad, yes, mm-hmm, and the power to change, di ba, mm-hmm, your the future of your country, of our country. At pakinggan, i-browse, basahin ang gising na sa Teleradio Balido as seen on Sky Cable Channel 240 plus boxes, GMFR box, and all the boxes sa Makassar. This is RJ 810 AM Daily Tribune Facebook page, at Tribune ako sa YouTube, tribune.net.ph sa internet, at pahigang Daily Tribune. Ang gising na! Kauna-una ang Omni Media Program at ang bago niyong mga kasama sa almusal na mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ayan! At tulad po ng ginagawa namin araw-araw sa aming programa, nais naming iwanan kayo ng magandang kaisipan na po pwede niyong mabaon sa inyong pagtahak, yes, sa inyong landas ngayong araw na ito. At para sa ating quote of the day, yan, the only person you are destined to become is the person you decide to be. Ayan! No. Nasa iyo yan. Hawak, yeah, mo yung, direksyon. Walang pwedeng bumaba sa'yo except kung papayagan mo lang sa'yo. Ayan! Ang ibig sabihin, hindi ka dapat manisin ng iba sa anumang mangyayari, yeah, sa'yo, sapagkat nasa sa'yo ang kapangyarihan para baguhin ang takbo ng iyong buhay. Whether you go left, you go right, yes, or you go straight, it's your choice. It's on you. Not sa sayo yan. At yan ang kabuuan ng ating balita at istorya ngayong umaga. Samahan niyo muli kami sa bukas para sa mga latest news and happenings. Ako, si Lia Badillo Crisostomo. At ako, si Katribong Coffee Manalo. Ako naman po, si Katribong Roy Pelobello. At ito ang Gising Na! Boto-moto, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Magpabakuna kayo. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Ang bayan kong Pilipinas, hirap ang dinadanas. Sari-sari ang problema dahil sa pandemya. Matapang ang Pilipino, matapang tayo. Kakayanin natin to, kaya natin to. Like Andres Bonifacio, he is our hero. Hindi atakbo, hindi atakbo. Ng pag-asa, may pag-asa. Malapit na ang ginhawa, may ginhawa. Mawawala ang pandemya, mawawala na rin yan. It's gonna be okay na. Papaturok ka ba?
Service Advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Magpabakuna kayo. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh, vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition, then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long